Thank you, Pastor. Thank you, Pastora. Kitang payaan niyo dahil tayo. Thank you, kan. Baka pakatay ang mal. Oh, wow. Ano? Ano yan? Cellphone, Pastor. Cellphone. Bakit? Kasi? Nasira na yung isang cellphone niya. Nasira yung cellphone niya. Nasira po kasi yung cellphone niya. At nag-aaral siya. Wala siyang gagamitin. Kaya napagplanuhan po namin na bumili ng cellphone niya para meron siyang magamit. Si Glenn po ay from Biskaya. So, bali, grade 11 po siya doon. And natanggal po sila sa 4Bs, yung family nila, kasi 19 years old na si Glenn. Eh, hindi pwede kapag 19 years old, dapat 18 years old ka sa 4Bs. So, nung malaman ko na hindi na siya tutuloy sa pag-aaral, ay sinabi ko sa pastor niya na sabihin niya kay Glenn kung gusto niyang pumunta dito sa Quirino at dito na lang siya mag-grade 12. Kaya yun po, nung malaman niya na sinabi ko yon, lagi niya akong minemessage kailan ko daw siya kukunin. At maganda naman kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na pumunta ng Manila and then dinaanan na namin siya. Kaya nandito na po siya ngayon. Pero noong 3 days pa lamang siya dito, gusto na niyang umuwi, di ba? Ben Pastor. Agsang-sangit, mailiw ka nung ijay balaydan. Kaya siguro, part iti adjustment ijay. Iti naramid ko, napan ko in pasyar ijay, basketbola ni ijay Santo Domingo. At natuwa siya, and then pag-uwi namin, tinanong ko kung gusto pa niyang uuwi, eh sabi niya ayaw na niya daw. So, mabait po si Glenn, grade 12 po siya ngayon dito. Gusto daw po niyang magpastor, kaya tinutulungan natin para maabot niya yung kanyang mga pangarap sa buhay. Kaya masaya pong tumulong. Kung meron po tayo pwedeng itulong sa mga tao, kahit may mga problema po tayo kung nakakatulong, napapagaan po yung damdamin natin. So, yan po ang content natin ngayon. God bless you all. Thank you, Pastor.